Hi guys! This is Kaloy and welcome back to my channel. So for today's video, meron na naman tayong i-review na product. So meron nga tayo ditong soothing gel. On my past video, kasi ni-review ko yung Ever Organics Papaya Soothing Gel and meron doon nag-request na i-review ko naman daw itong tomato. So here I come. So ito na para sa'yo to. This is the Ever Organics 95% Tomato Glass Clean Brightening and Revitalizing. Haba ng pangalan. Isa pa. Ito na lang siya. Ever Organics 95% Tomato Soothing Gel. So, yun na lang tatawag ko sa kanya kasi ang haba-haba ng pangalan niya. So, ang claim niya is nakaka-glass skin daw ito and nakakapagpa-brighten and revitalizing sa ating skin. So, malalaman natin mamaya kung totoo ba to or eme-eme lang. Ito siya guys and ito naman yung kanyang laman. So, meron pa siyang takip dito. Dalawa yung takip niya. So as you can see guys, ayan, konting-konti na lang yung laman niya. Almost ubus na siya, mga siguro ilang weeks ko na lang itong gagamitin. And totally ubus na siya. Clear yung kulay niya, wala siyang color. And yung amoy niya is amoy tomato na may pagka aloe vera. So before ko naman ibigay sa inyo yung mga reviews ko, yung feedbacks ko sa product na to, papakita ko muna kung paano ko siya ginamit. And kung ano yung skin condition ko bago ako gumamit ng product na ito. So, watch this. Ito guys, yung situation ng mukha ko before ako gumamit ng tomato soothing gel ng Ever Organic. So, as you can see, meron akong mga pimples, pimple marks, and honestly, super normal lang sa akin itong mga bagay na to. Sa paggamit naman ng product na to guys, yan, naglalagay lang ako sa noo, sa pisngi, and sa baba. And kung mapapansin nyo, medyo madami akong maglagay cause na-realize ko sa paggamit ng soothing gels, the more the merrier. Iyon lang naman ay akin, but magkakaiba pa din tayo ng preference. Ito naman, ipapakita ko din yung ibang mga videos ko sa paggamit ng 95% tomato soothing gel ng Ever Organics. As you can see guys, tinutubuan pa din ako ng pimples while using this product cause hindi naman iyon yung main purpose niya. Ang main purpose niya talaga is ma-moisturize yung balat natin. So, eto pa yung mga ibang video. Also, sorry guys kasi hindi ko masyado na-document yung paggamit ko ng tomato soothing gel kasi sobrang na-busy ako sa school kaya konting videos lang yung napakita ko sa inyo. So, iyon guys yung mga naging effect sa akin ng product na to. But before ko ibigay sa inyo yung final review ko sa product na to, pag-usapan muna natin yung kanyang claims and yung kanyang ingredient. So, itong product na to is merong 95% tomato. So, alam naman natin yung tomato is ingredient talaga siya para ma-replenish yung balat natin. Nakakapagpa-brighten siya and nakakapagbigay siya ng fresher look sa my skin natin. Do kahit kinakain natin yung tomato na totoong tomato, baka ikainin nyo to. So, kapag kinakain natin yung tomato, kahit na siya, dinadigest natin siya sa chan natin, nakakapagbigay pa din siya ng nutrients sa balat natin. So, iyon yung benefits ng tomato sa katawan ng tao. But, in this case, nilalagay natin siya or ipinapahid natin siya sa balat para mas mabilis yung absorption at mas makuha natin yung nutrients from tomato. And ang claims nito is nakakapagpa-glass skin daw siya and revitalizing and brightening. So, paano nila nasabi yon? Tingnan natin yung kanyang ingredient list. Kung meron bang mga ingredients na nakakapagpapaputi or nakakapag-revitalize ng balat natin. So, sinabi ko na kanina na ang ingredients nito is merong 95% tomato extract. Kaya naman, sa tomato pa lang, bawi na yung brightening and revitalizing kasi yun naman talaga yung ginagawa ng tomato sa balat natin. Nakakapagpa-brighten siya and nakakapagpa-revitalize. Kaya naman, okay na okay yung tomato sa balat natin pero iwasan na lang din natin mag-DIY kasi kapag DIY, madaming naaaksay ang tomato, hindi natin magamit lahat, mapapanis lang or mabubulok. And worst is, pwede tayong ma-irritate kasi nga, hindi natin controlled yung tomato content or yung mga vitamins na nandun, kaya pwedeng ma-irritate yung balat natin. Lalong-lalo na yung mga sensitive skin, kaya iwasan natin mag-DIY ng tomato. This is worth 150 plus lang. This is 300 ml na. And okay na yun, ilang buwan mo na itong magagamit. Wala ka pang nasayang na kamatis. So balik tayo sa ingredient list. Meron itong aloe barbadensis leaf extract or aloe extract. Kaya naman, kapag ginamit mo to para kang gumamit ng aloe vera kasi maaamoy mo yung smell ng aloe vera kasi ako nakagamit na din naman ako ng aloe vera soothing gel and hindi nagkakalayo yung amoy nila. Kaya naman
una pong paggamit ko pa lang nito, bakit parang aloe vera yung ginagamit ko, pero tomato siya. Meron lang siyang aloe vera, pero mas lamang yung tomato dito sa product na to. Pero yung aloe vera, malaking tulong din siya sa skin natin kasi nakakapagpasutin siya ng balat natin. And aside from that, meron din tong product na to na sodium hyaluronate or hyaluronic acid na nakakapagbigay ng hydration and nakakapagpamoisturize din siya ng balat natin. Also, isa sa mga favorite nating ingredients, nagko-contain din ito ng Centella Asiatica na nakakapagpasutin ng balat natin. Nakakapagpatanggal siya ng redness, and kung na-irritate yung balat natin sa mga skincare na pinagagamit natin or na-irritate yung balat natin sa environment natin, makakatulong talaga sa atin yung Centella Asiatica. So, iyon yung mga noticeable ingredients sa product na to. Meron siya tomato, aloe extract, tapos sodium hyaluronate and Centella Asiatica na mga magagandang ingredients para mapaputi yung balat natin, ma-replenish, also makapagbigay ng fresher look. Ang final review ko naman sa product na to is maganda kasi effective siya sa akin. Though hindi ko masyado napansin yung brightening effect niya kasi this is a soothing gel lang din naman and hindi din naman ako masyadong nag-expect sa kanya ng brightening. Pero sa my soothing and sa moisturizing, okay na okay siya kasi ginagamit ko siya as moisturizer. Pero hindi ko alam sa inyo. Hindi ko alam sa inyo kasi iba-iba tayo ng skin types. Merong mga nagsasabi na hindi natin pwedeng gamitin na moisturizer ang mga soothing gels kasi hindi sila nakakapagbigay ng enough moisture. Pero sa akin, okay na okay na yung moisture niya. I have combination skin and yung moisture na binibigay niya is enough na para sa akin. Though hindi ko naman siya ginagamit as moisturizer araw-araw, nag-heavy moisturizer din ako paminsan-minsan. Pero this tomato soothing gel as a moisturizer is really okay na. Regarding sa soothing niya guys, kita nyo naman yung mukha ko ngayon, walang masyadong redness kasi ginagamit ko to araw-araw. And as a soothing gel, sa mga sinasabi ko nga sa mga past videos ko, yung mga soothing gels ko is hindi ko lang siya ginagamit sa mukha ko but also on my whole body. After kong maligo, ginagamit ko siya as lotion, nilalagay ko siya sa back ko kasi tinitigyawat din ako sa likod. I'm a normal person din. Tinitigyawat din ako sa likod kaya nilalagay ko siya sa my likod ko and also all over my body guys. And okay na okay siya doon kasi nakakapagbigay siya ng enough hydration para sa katawan natin. Isa pa sa mga nagustuhan ko sa product na to is this is paraben free and alcohol free. Though hindi naman siya sobrang laking factor sa mga products, hindi naman porke may paraben or alcohol yung product, ibig sabihin unsafe na siya. Safe pa din yung mga product na yon as long as this is FDA approved. Pero this product is paraben free and also alcohol free kaya naman okay na okay to for sensitive skin. Disclaimer lang guys, para din sa mga sensitive skin na katulad ko, this product also contains fragrance kaya naman yung mga may sensitivity sa may fragrance, mag-patch test muna kayo bago kayo gumamit ng product na ito. All in all guys, nagustuhan ko tong product na to kasi nakita ko naman talaga yung effect niya sa akin na moisturize niya yung balat ko and also nasutin. Na-remove niya din yung mga redness kasi I have sensitive skin. Itong product na to, mabibili nyo siya sa Shopee, ilalagay ko na lang yung link sa baba. So, I think dito na nagtatapos ang video na to. Sana meron kayo natutunan, and kung meron kayong questions, suggestions, and recommendations, kung meron kayong video na gustong pagawa sa akin, just comment down below. Thanks for watching!